Hello guys! Isang merienda recipe na naman ang aking isi-share sa inyo na pwedeng-pwede rin itong pangnegosyo. Ibabalot ko nga ang malagkit sa lumpia wrapper. Kung gusto mong malaman ang aking recipe ay panoorin mo hanggang dulo. At sa mga hindi pa nakafollow sa aking page, baka naman. Kung naghahanap ka ng memeryendahin ay pwede mo na nga itong gayahin. Una nga ay huhugasan ko ng 2 beses ang malagkit at isasalang ko na nga ito. Ito na, nung maluto na. Pinalamig ko nga ng kaunti bago ko nga isalin ito sa baunan. Pagkatapos ko nga isalin ay titimplahan ko nga ito ng condensed milk na ube ang flavor. Sa paglalagay nga ng condensed milk ay kailangan natin itong tantyahin. Depende nga sa iyo kung gaano mo ito gusto katamis. Nahalo na natin mabuti ang malagkit na may condensed ube. Maghihiwan naman tayo ng cheese. Mas maganda nga ilagay muna sa ref ang cheese para mas mabilis nga itong hatiin. Ganitong size nga lang ang paghati ko sa cheese. Make sure lang mabilis ang ating kamay bago tayo maghiwan ng cheese. Small size nga ng lumpia wrapper ang aking gagamitin. Itong recipe na nga ito ay nakita ko nga lang din sa isang mommy vlogger. Medyo natakam ako kaya itratry ko din kung masarap nga. Magbabalot na nga tayo ng malagkit. Isang kutsara nga ang aking ilalagay. Dahil small size nga lang ang aking wrapper. Pero kapag gusto mo ng mas malaki ay medium o kaya large na wrapper ang iyong gamitin. Maglalagay nga tayo ng cheese bago nga natin ito i-rollyo. Cheese, hindi ko lang mali. Then roll. Roll natin. Tama na lang. Tapos, hindi ka natin gamit ang tubig. Sa atin, sabayan, naka-viewers. Hints. Ayan. Sa atin, nagawa. Para hindi ma-pull load ang ating lumpia wrapper. Maglagay tayo ng cheese. Dali. Lagkit. Cheese. Ayan. Baka gusto niyo order. Handa ang pag-rollyo. Ganito nga kadami ang nagawa ko sa 1/4 na malagkit. Magpapainit na nga tayo ng mantika. At sa pagluto nga dito ay mas maganda kapag marami ang mantika at lubog ang ating iluluto. Kapag nag-golden brown na nga ang ilalim ay pwede na natin itong baliktarin. Mabango nga ang kanyang amoy habang niluluto. Mag-aantay na lang tayo ng ilang minuto hanggang sa maluto ito. At kapag ganito na nga ang itsura, ay pwedeng-pwede na nga ito nating hanguin. Na, ito na ang pangatlo. Ang apat. Ang lima. Ang anim. Ang pito. Magluto ng ube turon. Nagawa sa malagkit. Yan. Okay. Oo. Yan, lalagyan natin ng ube. Sintik siya. Yan, ube. Ting! Dahil may natira pa. Lalagyan natin ng... Marami tayong condiment. Yan. Tara. Pwede nang kumain. Sirain. Dito, dito din, oh. Huwag kang mayakos. Siyan, siyan talaga yan. Ano? Matawa daw sa camera. Sarap, no? Wala pa. Wala ka na, babe. Wala, guys. Bye.